guys, welcome back to my YouTube channel. Today, ayan, I will be back in Germany and ipapakita ko sa inyo guys ang situation this time dito sa NAIA Terminal 3. Ayan siya sa check-in area ng Qatar Airways. At makikita nyo guys, ang dami-daming tao, ang dami-daming pila. So, I would recommend 5 hours before your flight, you should be in the airport. And after I check in, ito na guys, sa Philippines immigration naman tayo. And this time, kunti lang guys yung tao kasi naipon siya lahat sa check-in. And yan, I have my passport and supporting documents with me. Guys, this happened. May sumisigaw sa likod ko that I should stop filming. And yun pala ay isa ng immigration officer. And dahil nga guys, doon sa nangyari na nasita ako and nasigawan ako ng isang immigration officer, I was very very scared. Halos mga 10 minutes akong na-stock up doon sa pila ko na hindi ako makagalaw kasi iniisip ko, ano kaya mangyayari sa akin once na nandun ako sa counter? Siguro ipapadelete nila sa akin yung video or ayun, doon ilalagay nila ako second inspection. So doon pa lang guys, inunahan ko na I delete my video. Dinelete ko guys na video ko sa immigration area. Pati sa history ko guys, sa phone ko, dinelete ko. And ayun, medyo nirelax ko yung sarili ko. Ginawa ko din, I observe kung saan galing yung immigration officer na sumita sa akin, kung saan counter siya guys, uupo. Kasi hindi ako doon pupunta. So, I waited. So, habang nagwi-wait ako, tinitingnan ko siya, guys, saan ka bang counter? Ayoko sa'yo. Natatakot ako sa'yo kasi yan. Sumigaw talaga siya ng, miss, 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 gumaganon pa siya. Gumaganon pa siya sa akin. So, buti na lang guys, mga tatlong tawag niya ng miss, bawal mag-video, miss, that is bawal. Tumingin na ako guys sa likod kasi akala ko hindi ako yung tinatawag, ako pala. And yung mga kasabayan ko din ng mga passenger, parang tulala din sila guys kung sino yung miss na tinatawag kasi mostly lahat naman may hawak na phone. But sa akin, obvious kasi guys kasi nakataas siya, nakaganto. Yung parang binibidyoan mo yung sarili mo tapos nag-ano ka sa camera, nagbababay ka and ang parang sinasabi ko, hi guys, nandito na ako sa Philippines immigration and this is the situation this time. Parang gumaganon ako. Nandun ako sa pinakauna ng pila kasi wala na akong choice kundi pumunta. Nagkataon, may isang babae na mukhang friendly, na bata pa siya, na bland yung buhok. Doon ako guys, pumila. So pinabayaan ko yung nasa likod. Sabi ko, kuya ikaw na, sige na, ikaw na. Kasi doon ko gusto tumapat sa babae. Kasi nakikita ko guys, parang friendly siya. Ang tips ko pala sa inyo guys, while nasa line kayo, obserbahan nyo na guys kung aling immigration counter yung maraming pinapapasas na mga documents sa traveler, kung sino yung matagal mag-interview, kung sino yung matagal mag-stamp ng visa, observe them guys. So kung doon sa isang, for example, counter 3, ang tagal, huwag kayo doon. For example, sa counter 2, mabilis, doon po kayo guys. Kasi sometimes, parang depende na yan sa mood ng ating mga immigration officer. So, kung maganda yung mood nila, maganda din yung accommodate sa'yo. Pag hindi maganda yung mood nila, parang dinadamay ka kung sira yung araw nila. Kung ano-anong hanapin sa'yo hanggang sa ma-offload ka. Number one tips ko yun sa inyo guys, kasi yung lagi kong kinagawa sa sarili ko, I observed them. Kung sino yung mukhang friendly that time, doon ako guys, pumipila. And I avoid na pumila sa immigration officer na mga matatanda. So, hindi naman guys sa nilalait ko that they are old na, but kasi pag mga matatanda na guys, means they are veterano na ba. So marami na silang alam when it comes to documents, alam na nila kung alin yung valid or not, kung alin lang yung mga booking confirmation na confirm or alin lang yung mga dummy doon. Alam na nila yan guys. Compared doon sa mga younger na medyo takot pa sila na once in-offload nila yung isang passenger, marireklamo sila. But sa mga veterano guys, sa mga matatanda, ayun,
iniiwas ko doon, guys, yung mga client kasi nasabi ko, wag kayo doon. So, dito kayo sa mga gantong officer. So, here I am, guys, sharing my experience kung ano yung mga tinanong sa akin ng Philippines Immigration. So, ayan, nandun na ako, guys. So, pinili ko nga yung counter na, which is bata yung babae, na blonde ang buhok, na maganda, naka-smile siya. Hindi na ako, guys, nag-antay na siya yung mag-greet sa akin ng good morning, ma'am. So, ako mismo yung nagsabi na, good morning, ma'am. Ayun, with, of course, with smile. Para mas magpaganda ng mood. Inabot ko na, guys, yung passport ko and pinigyan ko siya ng time na buksan niya. Hanapin niyo yung visa ko. And ako naman, guys, naka-ready na yung mga supporting documents ko. And ang tinanong niyang una sa akin, kailan ka ba, miss, nag-enter ng Philippines? Sabi ko po, March 12. And dahil nga, guys, may exit ako sa Germany and pabalik ako ng Germany, since tinanong niya sa akin kung meron na akong residence permit dito sa Germany, and I say yes, and inabot ko siya, guys. Syempre interested siya makita yung aking residence permit, so hindi ko na hinintay na sabihin niya sa akin na, okay, can you give me your residence permit. Ako na mismo, guys, ang nag-abot. And yung nakuha niya na, guys, niready ko yung mga supporting documents ko. Inabot ko din sa kanya, guys, yung passport copy ng husband ko. Meron doon pong naka-attach din na marriage certificate, guys. Original po yung aking prepared na marriage certificate. And yung aking pong CFO sticker. Ay, natatlo na yun, guys. So, kung spouse visa po kayo, may residence permit, mostly po, hindi na po hinahanapan pa ng mga financial capability, hotel booking, tapos hindi na rin hinahanapan ng affidavit of support. Experience was very, very smooth. So, napaka-friendly ng aming communication ba? Because nakikita niya din sa akin that I am well prepared. May mga dala pa akong folder. So, yung ginagawa ko, guys, ini-separate ko yung mga folder ko, yung mga documents ko. Tapos, piniprepare ko siya. For example, pag malapit na ako, guys, sa immigration, lahat ng ipapasa ko sa immigration, yung mga major requirement po, yun yung inuuna ko. So, yung mga supporting details, pinapahuli ko po. So, ang importante po dyan kasi, guys, hindi po padamihan ng documents. Ang hinahanap po ng immigration is yung pinaka-importante o yung tinatawag na yung specific documents. So, for example, panaghanap silang financial capability, ang ipapakita mo is bank certificate. Huwag mo nang ipakita yung mga ATM mo, credit card mo, debit card mo, master card mo, tapos bank statement ng credit card mo. Hindi po, guys. Supporting documents na lang yung pati yung mga main documents po dapat ang ating hinahanda for immigration. And then, guys, mga 2 minutes lang. Yan na, guys, ng stamp ng immigration, yung aking passport. And sabi niya sa akin, isang beses lang magpre-present ng CFO. Once na nag-present ka na, guys, before, during your travel, kapag meron ka ng spouse visa, sabi niya hindi na daw kailangan kasi parehas lang yung record mo, meron ka ng record sa kanila. Pero, guys, kung ikaw ay may spouse visa and wala ka pa talaga, guys, na i-present sa kanila na CFO certificate, hahanapan ka po. Kasi may record sila, guys, kinukuha nila yung reference number or yung code number ng CFO. So, nakapag-present na ako dati, kaya sabi niya sa akin, ma'am, tago mo na yung CFO mo kasi meron ka na, nakapag-present ka na dati. And I say, yes po. Pre-present ko lang ulit yung CFO ko in case na hanapin or itanong sa akin. Ayan, tapos na ako sa immigration. Naghahanap na ako ng aking gate. Make sure, guys, na natapos nyo po yung check-in, yung immigration. Hanapin nyo din muna yung gate ninyo. And then after that, free na po kayo kung ano po yung gagawin ninyo. So, by the way, guys,
And if I am going to rate my immigration experience during the time that I traveled, ayan, 1 out of 10. So, I will rate mine as 8. Ayan. Kasi yung 2 guys, doon na siya sa takot ko doon sa immigration officer na sumita sa akin na bawal daw mag-video. But so far guys, may nakita naman talaga akong sign na bawal siya. So, in-ignore ko lang kasi guys yung ano, yung sign na yun. So, I take a risk na makumuha ng video. Nakita ko sa inyo guys at the beginning of my video na may tumatawag sa akin na miss, 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 yun na po yun. Siya na po si immigration officer. Yun lang guys yung video na hindi ko dinilit kasi wala akong sinasabi. Nagbababay lang ako sa camera. But the other video guys na may mga sinasabi ako, mga yung kung ano-ano guys, deleted na po yun. So, hindi ko na siya. Ayoko na siya guys isama sa vlog ko. Kasi mamaya guys, mag-viral din. And maraming mag-bash sa akin. So, I also avoid those. Kaya guys, ginawa ko tong video na to para ayan, para aware din kayo guys na bawal na nga yung ganun. Yung tanong na tinanong sa akin na ano lang, kunti lang naman guys. But, ayan, syempre, dapat nasagot natin ng maayos. Bawal yung mga pautal-utal guys na pagsagot and yung hindi consistent. Ayan lang guys. And don't forget guys to like this video. If may tanong po kayo, comment nyo lang po dyan sa comment section. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe kayo guys sa aking YouTube channel para yan. Para ma-notify po kayo if I have new video about traveling, visa application, immigration documents. So lahat na guys na-covered ng aking vlog. Kayo na lang po ang hinihintay to watch my video for stress-free travel. So guys, ayan, see you in my next vlog. Thank you for watching.